And after nga natin makomplete yung ating medical test result o yung tinatawag na IFADA, tayo po ay nagpunta sa government relation dito sa ating hospital para naman na-enter sa ating ABSHIR. And once nasa ABSHIR mo na yung IFADA mo, this is the time na mag-a-apply ka na ng renewal for license. After mo ma-apply at ma-approve, ito naman yung goal mo, kung paano mo makakuha ngayon yung driver's license mo. So ang ginawa ko, nag-apply ako ng appointment. Then dun sa appointment, mamimili ka kung saan ka pinakamalapit na pwede mong pick-upin yung iyong driver's license. So ang pinili ko is yung pinakamalapit na police station, which is yung sa Rimal. Kaso pagpunta ko, ang sabi nila hindi sila nagre-release ng driver's license. So ang ginawa ko, pumunta ako ng Dala kahit na wala akong appointment. So bumiyay ako ng almost 30 minutes mula dun sa Rimal papuntang Dala. At ang mga sumunod na nangyari ay ito na nga. So nandito na tayo. So pakita ko yung, ano, yung mga agency dito na nagpa-process ng driver's license. Yan ako nagpunta sa mga yan. Inisa-isa ko yung mga yan. Kasi sila yung may parang access sa ano, sa pag-ano ng driver's license. Kumbaga i-assist ka nila. Yun nga lang, medyo pricey yung iba. Pero kaya mo naman kung personal, kung kaya mong ano, mag-appointment. Kahit ikaw na lang mag-isa. Sila yung mag-aaral ng ano sa'yo, medical. Meron silang sasakyan dyan, dadaling nila sa clinic na accredited ng MURUR. Pero much better pa rin na kayo na lang, kasi yung iba dyan nananaga ng ano, ng presyo. Sisingilin ka ng mahal, lalo na pag alam nila na bago ka na kumukuha ng lisensya, tapos di ka pa marunong sa Arabic. So ano yung kanila dyan, tatagahin kanila dyan. Basta kumpletoy mo lang yung requirements mo, tapos yun, punta ka lang dito, tapos appointment ka. Yan yung mas magandang suggestion sa mga baguhan na kumukuha ng lisensya dito sa Saudi. Kasi naranasan kong hirap. Ang hirap kumuha ng lisensya, tapos ang hirap may pag-usap sa kanila. Binayaran ko siguro na umabot din ng almost 500. So yun, pasok tayo sa loob, kunin natin yung lisensya. So dito ako makuha ng lisensya. So pagdating nga sa loob, hindi na rin tayo nakapag-video kasi alam nyo na mga police, bakulin tayo. Buti na lang mabait yung kinausap ko. Sabi niya, hindi na daw kailangan ng driver's license na bagong card kasi nasa mobile naman namin. So no need na mag-print ng bagong card, visit na yun. Nagpunta pa ako dito. So nakita ko rin meron palang paanoan doon sa medical examination, tsaka yung blood groups sa loob. So hindi mo na kailangan pumunta dito sa labas kasi kailangan din yun sa appointment, nakalagay yun sa blood groupings. So hindi na kailangan ng new card, basta na-enter na sa ABSHIR yung IFADA mo na may medical ka, mag automatic na marirenew na yung lisensya mo sa iyong ABSHIR. Tapos yung card hindi na kailangan, i-keep mo na lang yung bagong, yung lumang card mo. Tapos in case of emergency, papakita mo na lang yung card na digital, yung digital card sa may iyong mobile. So may nakasabay rin ako na nagre-renew ng lisensya, ibang lahi, Pakistani ata yan. Ang sabi niya, ang sabi rin sa kanya, may appointment siya dito. Pero ang sabi sa kanya, hindi na daw nagpiprint ng card. Nga, kaliwali na nga daw yung card ngayon kasi kulo online na. At isa pa pala, ayun, pinabasa ko rin yung sa ABSHIR ko ngayon kung nag-update na. Hindi pa siya nag-update, still ano pa siya, this year mag-expire. Siguro later on, pag nag-ano na yung expiration niya, baka tsaka siya mag-update. But for now, nung pinabasa ko yung card ko, kung nag-update na siya, hindi pa nag-update. Antayin ko na lang mag-update siguro yon, tapos i-update ko rin kayo. Puro update eh, no? Ayun lang. So yun, pinakita ko rin kanina kung saan nagda-driving test yung mga kumukuha ng lisensya. So yun, pinakita ko kanina. So yun yung actual na driving area. Tapos, ayun, dito yun sa may Dala. So make sure na may appointment kapag pupunta dito kasi hindi ka nila i-entertain.
Then aside from that, ayun, wala nang card. I'm not sure dun sa mga bagong kumukuha ng lisensya kung ini-issuean nila ng card. Pero dun sa mga nagre-renew, ayun, wala silang binibigay at piniprint out na new card. At siguro, magtitipid na din sila. At dahil online na rin nga lahat. So, sharing is caring. So, actually, ang plano ko, hindi na ako pupunta rito. Dediretso na ako sa office. Pero sabi ko, subuan ko. Kasi sayang naman yung araw. At magpaalam naman ako na may appointment ako sa labas. So, much better talaga na subukan pa rin natin. Huwag tayong susuko. Para hindi sayang yung, ano, yung araw natin. No? Kasi kung hindi ako pumunta rito, malamang ano pa rin ako doon, nag-iisip pa rin ako nung paano ko kukunin yung card ko. Pero sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Basta yun yun. Kung anong instinct nyo, sundin nyo. So, uwi na tayo. Peace out.